ito yung 18mm na focal length. So, i-zoom out natin kung ano yung itsura ng focal length niya, kung may pagbabago ba o wala. Hi guys! Welcome back to my channel! And of course, alam nyo na kung ano ang gagawin natin sa video na to. Mag-unbox tayo ng Canon lens na 10 to 18mm na ultra wide angle lens. Let's begin! Ito na yung binili ko guys. Bubuksan na natin. Binili ko to guys sa Tawaw. Pero Hong Kong version siya. So, galing pa siya ng Hong Kong. Kasi medyo mura yung Hong Kong version. Mura siya ng nasa 300 to 400 RMB. Actually, umabot siya ng 1 week dumating sa akin. And of course, bubble wrap. Ano siya guys? Canon EF-S 10-18mm na 4.5 to 5.6 ISSTM. So itong lens na to guys ay para sa mga crop sensor camera lang. Hindi siya pwede sa full frame camera. So busan na natin. Una ay ang warranty card. Tabihin natin to. Next ay ang lens. Ayun o. Ito ko muna. Tarap pa siya. Double wrap. Ayun. Ayun o. Maganda siya guys, para lang siyang ano, katulad ng kit lens ng Canon 200D na camera ko. Mag-weight lang sila. Pero ito is from 10 to 18. So konting-konti lang yung ano, zoom, kung mapapansin. So meron siyang switch ng stabilizer on and off. Meron din siyang switch ng autofocus at saka manual focus. Yeah. Smooth na smooth yung ano niyo. Zoom ring. Yung zoom ring niya ay parang made of rubber. So, yung focus ring niya is plastic. So pag inikot mo siyang ganun, infinity, wala siyang ano, walang ending. Kasi parang wired ata ito eh. Of course, titignan natin yung mount niya. Yes. So, mount niya ay plastic mount. Parehas din sa kit lens ng Canon 200D. Plastic siya guys, pero parang matibay na plastic. Ito naman yung wrap niya. Kaya ko binili tong lens na to guys, kasi ano siya, wide angle lens siya. So, diba, nagbablog ka, kahit hindi na naka-full extend yung kamay mo, kahit naka-half lang, halimbawa ganito, wide angle, kitang-kita yung background mo kasi wide angle nga siya. 10mm na focal length, sobrang wide nun. Kasi pag halimbawa 18 yung gagamitin mo, yung kit lens, dapat naka-extend siya ng ganun. Kahit naka-extend na siya, parang kulang pa rin yung frame niya kasi parang lapit mo dun sa camera kahit naka
extend na yung kamay mo ng ganun. At saka ang ganda nito guys, kasi pag halimbawa nagve-vlog ka or nagka-capture ka ng video, kasi nga wide angle siya, pwede mong i-crop yung video mo para mabawasan yung shake ng video mo. Kahit na i-crop mo siya, pero wide angle naman kasi, so makakuha mo pa rin yung magandang frame kasi nga wide angle to. Ang gusto ko kasi dito kasi magaan siya. At saka ang kagandahan ng lens na to guys, kahit nasa masisikip na area o mga event na pupuntahan mo or bibidyohan mo, hindi ka mahirapan kasi nga wide angle siya. Kahit na malapit yung pipicturan mo or bibidyohan mo, kuha mo na yung buong area o malawak yung makakapture niya kasi nga wide angle siya. At saka ang problema nito guys pala sa lens na to, yung pinaka wide aperture niya is 4.5 lang. Kit lens kasi is 4.0. At pag ginamit mo itong lens na to guys, hindi mo makukuha yung bokeh effect sa likod o yung blurry background sa likod ng video or picture mo kasi nga ano lang siya, 4.5 pinaka widest aperture niya. Kung gusto mong video at picture nakuha na talagang blurred yung background saka ang ganda ng bokeh sa likod, so itong lens na to ay hindi siya para sa ganung klase na mga picture at saka video. At saka pag gabi or yung medyo low light area, medyo madilim talaga yung kuha ng video mo. Pero sa Canon 200D, kahit na i-up mo yung ISO ng camera mo, good naman siya sa mga low light situation. Medyo talagang minsan hindi mo maiwasan yung mag-grainy talaga yung video mo kasi nga yung kit lens at saka ito hindi ganun kaganda sa low light. At saka pag ginamit mo itong pang-picture pala, dapat naka-strength yung camera mo ng ganun. Kasi pag halimbawa, picture ka tapos i-up mo yung camera mo ng ganun, magkakaroon siya ng distortion na lines. At saka pag nag-picture ka, yung capture naman ito kasi nga wide angle siya, meron siyang distortion ng konti sa dulo ng mga picture or video mo kasi nga wide angle siya. Para sa akin, okay lang kasi parang effects naman siya ng video mo. Pag ginamit ko to siya sa low light area, ang gagawin ko ay gamitan ko siya ng external flash kasi meron naman akong external flash. So, pag lumalabas ako at bitbit ko yung camera at itong lens na to, dala ko rin yung flash ko. Ito yung flash ko na gagamitin. Meron akong Godox na V350. So, maliit lang siya. Match lang siya dun sa camera na Canon 200D. Meron akong video nito. I-link ko lang dito sa taas or sa description below. Pwede nyo panoorin ang unboxing ng video na to. At saka meron din akong video, lalagay ko sa link nito na kung anong itsura ng lens na to at saka sa Canon 200D. Kasi maliit na flash at saka maliit na camera, match lang talaga sila. Pero pa ikaw yung videographer or picture na ayaw mo ng distortion or nagki-create ng distortion na lines, itong lens na to ay hindi ito para sa'yo. Pero pag ikaw yung videographer or photographer na okay lang sa'yo yung effects ng ganong may distortion ng konti, pasok sa'yo ito yung lens na to kasi nga mura siya, wide angle at saka may image stabilization na siya at saka may autofocus pa. Sa presyo niya, ito lang sulit na ang lens na to. Ngayon, ititry natin itong lens na to sa camera natin. Yan na guys, nakakabit na yung 10-18mm na lens. At ito na yung kit lens ko na 18-55mm. Ito yung 18mm na focal length. So, i-zoom out natin kung ano yung itsura ng focal length niya, kung may pagbabago ba o wala. Yun, no? Ganun yun, guys. So, ang lapad ng kuha niya. Ang laki. Ang lawak. So, kahit nag-vlog ka, ang lapit ng camera, oh. Pag nag-vlog ka, kita mo na yung lahat ng background mo sa likod. So, babalik natin sa 18 kasi parang ang pangit ng room. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, meron siyang pagbabago sa exposure niya. Parang medyo dumilim.
kung meron man. So, itatry natin tong lens na to sa labas kung anong itsura niya pag nag-vlog tayo. So, nasa labas na tayo. Itatry na natin ang ating lens. Pero parang windy, sana ay rinig nyo ang aking boses. Gagamitan ko ang ating camera ng tripod mini na to na may quick release. So, ang length nito ay 8 inches. Para may idea lang kayo kung ano ang distance ng camera dun sa kamay ko pag nabavlog. Bebend lang natin to ng konti. So, ganito yung itsura. Ngayon ay nasa 18mm tayo. So, try natin maglakad. Lakad 18mm. So, naka full extend na yung kamay ko. Pero malapit, halos malapit pa rin yung mukha ko sa camera. So, ngayon nasa 10mm tayo. Try natin maglakad. Naka full extend yung kamay ko. Pero talagang kita yung background sa likod. Ito naman ay naka half. Kahit naka half siya pero okay pa rin yung background. Kitang kita pa rin, oh. Para makompare natin yung shaky sa 18mm sa 10mm. So try natin tumakbo, jog lang. Palagay ko parang shaky na ata yung video. Ito naman sa 10mm. Jog lang. Sana may pagbabago. Kahit naka-handheld ka lang sa lens na to, palagay ko ay less pa rin yung shaky ng video mo kasi nga ultra wide angle siya. Kailangan lang talaga ng practice para makuha mo yung smooth na video. So, balik ulit tayo sa studio. Para sa akin guys, ang ganda na ng lens na to kasi nga good for vlogging siya. Tsaka sa quality ng video na kasi nga wide angle siya, panalo na sa presyo nito. Nabili ko to ng 1,375 RMB. Ito yung pinakamura na wide angle lens na zoom lens. Kasi may mga ibang brand na wide angle lens din, pero mahal kasi nga yung build ng quality niya. Yung iba metal tsaka may weather seal. Yung iba naman white pa yung aperture niya, kaya sila mahal. Tsaka sa lens na to, panalo ka na kasi nga kompleto na, meron na siyang image stabilization, zoom lens na siya. Tsaka yung presyo niya, hindi ganong kamahal katulad nung sa mga ka-lineup nito na mga lens. At hanggang dito na lang guys ang ating video na to. Sana ay nagustuhan niyo at nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Adios!